Dalawa, bali APT, papunta sa amin. Oh, direct back. Welcome to Canada. Oh. Yeah! Guys, once again, sila rin mismo ang nagsasabi, direct path is legit na company. So, direct path pala. Mag-send na kayo ng mga resume. Para sa kanya o galing sa kanya, ay mabibigyan tayo ng mga tremendous amount ng inspirational dialogue. Para sa akin lang naman, pag-apply sa Canada, unang-una kasi, unang-una sa Panginoon, tapos, ikasamulat yung papilis mo na maging maayos, huwag na huwag kang magpipik, kasi pag dumaan sa RCC ang papilis mo, tapos, nag-doubt sila sa'yo, automatic yung... Gumapang ko. Magtatagibir. Kung magdata. Papalag ni Christian, taka. Tapok, isan na ka ng diyan. Well, lakay, sige. Nalakati Jack Daniel dito. 35 lang alcohol. They've had that at a Christmas once when I was younger. Pwede latam, black label. Isang litro, when? 40% alcohol, una na dati, kahit. Hindi ka stuck, medyo napintas tama na. Guys, magandang gabi sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa mga tropa. Ayan, sila kay Rande. Ayan, nandito tayo sa bahay nila, New Brunswick. Magre-reset ako dito sa New Brunswick. Tapos magkikipag-inuman na rin ako dito. Wow! 36 hours reset eh. Aba-aba pala ng reset mo. Oo, ito naman si kaibigan. Jan. Si Lakay Christian. O sino si Lakay Randy. Nagluluto, kusinero namin. Kasi kanina, galing kami sa ating daan eh. Mag-reset ka, mapasal ka na dito. Ayun nga yung sinabi ko kay, ano, kay Lakay Randy. Eh. Magluluto siya ng, ano, yung pinamalingki natin kaganina. Ang usapan namin ni Randy, andun pa lang ako sa North Carolina, Lakay, kasi alam ko na pupunta ako rito. Lakay, pupunta ako dyan. Nang magmalingki tayo, bili tayo ng punting beer at saka alak ako. Magpapainom ako kasi birthday ko, sabi ko. Hindi, pero hindi ko birthday, pero yun lang ang sabi ko sa kanya. Sige, Lakay, sabi niya sa akin. Kaya, yun. Eh, yung mga dati, si John Rail at saka si Lakoya Romeo, wala ah, na mating ano, Lakay? APT. APT. Kikinukontak ko nga eh, kaso wala naman sila dito para makajamming sana. Kaso mga FBI siguro. Baka may FBI sila. Oh yes, simulan na natin naman ano, eh, paano tayo malap? Baka may pasok kay bukas. Oh, wala. Wala din. Sikol ba lahat? Sikol. Nag-sikol lahat, guys. Ito, ano, masakit yung likod eh. Masakit yung likod. Sisko rin ka? Oo, sisko. Sino ba kayo? Lutang na ka? Direct pad din. Direct pad din, pero sisko kayo. Oo. Lahat kami. Dito lang kayo. Sige lang kayo. Ay, kala ko ito. Marami pa pala kayong beer. Meron pa pala doon kahon-kahon ng beer dito sa inyo. yung bagong taon. Yung pa. Dami naubos. Hindi naubos? Okay. Dami naming... Tama-tama. Pagka pampatuloy nyo. Isa, dalawa. Tuwing ano. Tama-tama yun. Kuya, kumusta? Umbira. Ito guys, si Kuya Romeo. Kakukuha lang ng basan. Eh, okay. Share mo naman sa amin dito. Nag-iinuman kami dito na ngayon. Hello po. Magaling papirito ko ngayon. Si Tandasco, yun po lang. Okay, si Pei. Kaibigan, ano pangalan na rin? Wala naman. Paul, yun kaibigan natin si Paul. Let's see, what's sponsor rin sila kay Trago. Dito tayo ngayon sa New Brunswick. Ba't inalis na muna? Nakapain tayo. Oh, nangupuan. Ay, camera, okay lang ha. Upuan. Si Don Rail. Kasama ni Francis. Oh. Ay, kaya pala nagme-message ako, hindi ako rinireply, busy. Kumusta nga pala yung road test? Nakita ko okay nga, nakapos na, nakapasa na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Masarap na po. Kaya naman ngayon, nakapasahan na sa ano, painumin. Uminom ka, painumin natin. Tapos si Kuya ng Red Label ngayon, guys ha.
Si... Lakay, bigyan mo nga ako ng isang baso dyan, tapos okay, mag-ano tayo, mag, oh, mag-shot sila kuya. Ito, oh, ito paano, o. Ay po, ako. Ito na yun, si Fred. Sabi ko nga kay Danrel, sabi ko, ako, ako nagbukong sa ata. Nakapasa ka ng road test mo, sabi ko sa kanya, eh, pumunta ka dun sa ano, kasi mag, may bumesis ko, hindi ako rin nireply, busy yata eh. Painumin kita ako, pagbibirin ka, kanta ako, kung gusto niya, beer, o umayon na, tayo ano. Bigyan ko ito, bagong ano namin, si, pre, magayon ka. Sisko. Sisko rin? Kote lang, chan, kote lang. Hindi mo makainom ba? Kasama niyo sa Sisko? Hindi, Newfoundland siya. Newfoundland kami. Ah, lumipad lang Sisko, pero nasa Sisko ka. Okay, yan guys ha. Ano pangalan natin ulit? Paul. Paul. Paul, okay. Paul Ratilla. Paul, yan guys. Eh, tama-tama. Andito tayo mag-re-reset ngayon sa New Brunswick. Kasi ang aking delivery pa sa 15 pa, eh, tatlong araw ako dito. Andito ang buong tropa. At least kahit paano makakasama ko. Kasi nung mga previous video natin eh, wala, nandun lang tayo sa mga Timoteng Burton lang doon. Ngayon, talagang nagyaya talaga ako ng konting salo-salo gawa nga ng katulad nito kasi mahaba naman ang panahon ko rito kaya gusto ko mag-ipag-inuman sa mga to. Basta bukas, walang pasok ah. Oh, wala naman. Wala. Day off lahat, Ayan. So, pwede mo nga sa akin yung road test mo? Yung road test ko, sabi nila, easily to fail, easily to pass. Oh, ngayon, sa ikaw? Pasado. Pasado? Yan ang gastong-gasto ko sa'yo eh. Ayan, pasado si Kuya. Paano? Kaya nga sabi ko sa'yo, sige, pasado ka. Ayan, dito tayo, magsishot tayo. Sa awa ng Panginoon na nakapasa rin. Ayan ang maganda. Nakita ko yung ano sa Facebook eh. Nakita ko, sabi ko si Romeo. Naitag si Kuya Romeo dito eh. Ito si Kuya Romeo pa nandun pa. Ako, sinusundan niyo ako eh. Tulisin niya sa'ko eh. Okay na lang kayo. Sabihin mo sa kanila, maggaon na kayo ng mga kung ano-ano, mga ano dyan. Pulutan natin dyan. Eh, si. Ilapit mo dito. Si? Hindi naman tayo nakakaabala dito. Nakakadisturbo dito sa ano. Na wala naman magre-reklamo wala, dito kahit mag-iinom. Hindi naman tayo siguro masyadong may. Hindi. Okay lang dito. Okay lang dito. Oh, nasubukan na namin. Ilang beses na. Ayun guys, andito tayo ngayon. Ayun si Kaya Kuya Romeo na kapapasa lang ng kanyang road test. Oo. Ayun, congratulations once again, Kuya. No? Thank you so much. Lakay. Tapos, yun nga ang sinasabi ko, yan. Makakapasa din, wala ng pag-asa. Continuous na yan. Kumbaga, nandyan na yung, parang, yung hope. So, ang balita ko, ikaw ay galing ka sa farm, no? Oo. Ikwento mo nga. Oo, galing ako sa farm last year. Mm-hmm. Tapos, nag-apply ka sa... Sa APT dahil yung mga kasama kong dati sa abroad, mm-hmm, sa Middle East, nandito. Niyaya nila ako. Nag-apply ako. Sa APT, oo. Sa APT. Pero, via direct path. Via direct path. Agency. Kahit nandito ka na sa Canada nun. Oo. Mayroon ko rin binayar. Wala si Kuya. Hindi ko kilala to pero kasi Iman si Kuya. Iman, si Kuya Iman. Oh, sila kay Tracker. Ayan, magdadatingan yung mga tropa natin dito. APT. Guwapo nila guys. Talumha sila kay Tracker dito. Robin pa din yung kakala na naman dito ha. Baka mami, bigla kayo sumayo na katulad ni JJ Cup ha. Mga na yung parang macho dancer doon sa ano. Nagpa-viral ngayon sa YouTube, ano eh. Facebook eh. Anong... Tuloy mo yung kwento mo kaya. Pasok? Yun nga. Oo, beer. Mabuti, nakapasok ako din sa transport. Dahil sa mga dati kong kasama sa Middle East. Ang nakagresi dyan, no? Niyaya nila akong mag-apply dito. Pagpalit ka na lang, man. Ayan, naging okay naman. Ayaw na lang na, no? So, from farm... From farm to... Trucking na. Trucking. Ilang taong karos dun sa farm, kuya? Dahil pa nating beer dyan. 1 year and 4 months. Tapos nag-shift ka ng trucking na. Oo.
Pero sa dati ako ano doon, Ontario ka ba? Oo, Ontario. Greenhouse worker. So PR ka doon? Ay, hindi ka mag-PR? May mag-PR doon? Hindi, hindi. Ano lang, work permit. Magkano binayaran mo naman? Kahit nandito ka na. Tama lang. Iba yung agency ko. Oh, okay. Iba yung agency. So, nandito na siya. Medyo tama lang ang binayaran. Tama lang. Yeah, pero kaya ba nung consideration? Itagay natin, itos nga natin, mambira, isang tos nga dyan. Isang tos nga dyan. Kuya, umupo ka muna rito. Magano tayo eh, mamaya pag pinatay ko yung camera dito, tsaka tayo mag-focus, mag-usap. Kasi dito, gusto ko lang ipakita sa mga tropa, ganito talaga ang mga Pilipino rito. Bye, pre! Tos tayo, tos! Tos tayo, tos! Lakay! Tos! For the new beginning! Ayan, tos! Congrats kay Kuya Romeo! Oo, kampay-kampay! At congrats din kayo, no? Congrats din kay Laka, si Janrel. Janrel, kasi Dexter, kasi Raul. I-shout out nyo na, si Kuya po. Susunod din dyan si Paul. Si Laka Paul. Ay, Lucan ba? Hindi, bye. Oh, bye. Oh, yan. Shout out po. Si Kuya Eman. Ganda lalaki. Parang British eh. Parang British. Kababayan yan, Lakay. Ako parang aktor lang. Tayong dalawa, parang aktor. Pareha-parehas kayo mga gandang lalaki. Kami yung naluma dito. Walastik. Kabago pa. Matagal na kami rito. Hindi nga kami gumwapo kasi nga ang tubig dito. Pangit eh. Totoo yun. Shout natin. Shout. Shout out natin yung mga kapatid na shout out yun ha, shout ka kaya baka mag-shout ka. Shout out for all APT truckers at sa mga lahat ng driver dito sa Canada. Mabuhay kayong lahat. Mga Pilipino, Kuya po, Pilipino Paul. Shout out kay Gerald. Oh, yan. Sa Newfoundland, Jarod, idol mo. Oh, si Pareng Eman. Missis, ang mga anak, o mga girlfriend, o ano? Nasa Pilipinas pa, nasa Mindoro. Oo, oh, yung si Missis niya, shout out sa Missis sa Mindoro, si Kuya Eman. Ay, shout out pala sa mga mga paparating nitong ano, sa darating na... Kasi lipad nila si itong ano eh, Lonis eh, si Luardo at saka si... Baba, ang mga apelyido na sa mga galing sa direct path. Galing Pilipinas, paparating dito. Baka, ang dating nila, bali, sa 17 na. 17, direct path driver. Ilan sila? Dalawa, bali, APT, papunta sa amin. Direct path. Welcome to Canada. Guys, once again, ito sinasabi ko, hindi sa nakainom. Sila rin mismo ang nagsasabi, direct path is legit na company. So, direct path pala tayo. Mag-send na kayo ng mga resume or whatever, contract driver kayo. Baka sakaling pala rin kayo. Yan na. Itong mga probe, kung itong mga kasama ko ngayon, sila yung mga prueba na nakarating ng Canada via direct path. Si Kuya Eman, si Buddy Paul, si Kabayang... Eman. Sila kay Randy, sila kay Christian, si Buddy John, at saka si Kuya Nelson. Ito si Kuya Nelson, pasimple-simple lang to, pero linumot to na, linulumot na to sa manobela, kumbaga sa experience. Isa na rin ito sa mga talagang batiran eh, kumbaga sa ano eh. Veterano. Pero kung i-compare sa experience nilang lahat kaysa sa akin, honestly speaking, sila... talagang mga ano yan, mga kumbaga sa ano, mas maraming may experience kaysa sa akin kasi ako dito lang ako sa Canada natutunan mag-drive. Sa Pilipinas, ang dinidrive ko lang talaga sa Pilipinas, sidecar na bisikleta. Kasi galing guys tayo sa Fishbowl Vendor, hindi ko yun ikinakaya. Yan guys. Sila yung mga ano. Kahit sino pa dito, masasabi mo, kung sabihin natin dito matatagal na mag-drive, dito lang din naman sa Canada nagsimula. I-compare sa inyo, pambira, batikan na itong mga to eh. Lahat nung kinukuha ng direct path, talagang ano na, may mga experience. Experience talaga. Kasi di sila, sinasala nila yung mga documents bago nila talagang ano, entertain. Yan ang sinasabi ko talaga yan guys. Tinitingnan nila lahat yung mga requirements, tapos pag sinamit sa IRCC, pag nagkapasa, yun. Possible na makakapunta rin. Yun na yun. Basta pasado. Basta pasado. Kaya,
Kaya dapat magtiyaga. Kaya dapat tiyaga lang talaga sa ano? Tiyaga sa pag-apply sa dito pag-apply sa Canada kung gusto niyong pumunta dito sa Canada. Isang taon din, di ba? Pag-duhi talaga ng bayag mo, dito ka talaga. Yun yung sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko madalas, guys, sa mga vlog ko, guys. Ako bilang sila kay Tracker. Peaceful vendor lang ako sa Pilipinas, tapos nag-Taiwan, tapos nag-Canada. Hindi ko plinano talaga ito. Sabi ko nga, kapag-guhit ng bayad mo makapag-Canada, makakapag-Canada ka talaga. Sabi yeah ng mga... Walang uutang na utang. Pabibili ka ng mattress. Sabi ko, shut up na lang kayo, pinay-tracker. Ng credit card. Ang daw. Ayaw ko, sin. Ngayon, ang magiging... Ito lang, anong mga... Ito ha, since ang kasarapan ng sharihin natin o mga ano, anong may advice natin, Kuya Romeo, panimula sa'yo sa mga nag-a-apply dito at mga bagong dating? Yan, gusto ko malaman sa inyo. First thing to do, siyempre, walang iba kundi sa Panginoon, kailangan magdasal ka muna bago mag-apply. At i-prepare mong mabuti yung mga documents mo sa pag-apply. Kailangan legit lahat. At dapat matyaga ka, porsigido ka, buo loob mo. Makakamit at makakamit mo yan, mga guys. Okay. Yun lang po. Yun lang yung para kay Kuya Romeo, advice kay pare Paul. Ano ba may share mo sa amin tungkol sa pag-apply dito? Ano ba para makarating sila sa Canada? Ano ba dapat ang dapat nilang gawin? Ano ba dapat talaga ang kaya nilang, ang dapat meron sila? Sige, yan. Una-una, kailangan talaga experience. Kahit saan naman, saan namang dako ng mundo ikaw mag-apply, kailangan talaga experience. When it comes to tracking. Eh, kahit saan naman siguro. Kahit naman food, di ba? No, at least pa paano meron ka. Advantage kung meron talaga. At saka huwag kayong mag-ano na kung meron kayong kailangang bayaran. Kasi gano'n naman talaga, pag may pangarap, kailangan mag-invest. Perfect, yan. Yeah. Pag may pangarap ka talaga, sumugal. Sumugal. Mababawi mo naman yun eh. Pag the moment na nandito ka na, makakabawi ka talaga. Kaya pag may pangarap, mag-send sa direct path, magpa-interview. Ito, pangatlo natin nga, tatanayin kung anong may share niya sa inyo, yung mga magandang tips na inyo. At yung mga bagay na sasabihin ni Kuya Iman ay siguradong tatatak sa puso niyo. Baka sakaling para sa kanya o galing sa kanya ay mabibigyan tayo ng mga tremendous amount ng inspirational niya. Para sa akin lang naman, ang pag-apply sa Canada, unang-una kasi, unang-una sa Panginoon, tapos ikasamulat yung papilis mo na maging maayos. Huwag na huwag kang magpipik kasi pag dumaan sa RCC ang papilis mo, tapos, nag-doubt sila sa'yo, automatic yung deny ka. Pagkatapos, yung, nandiyan naman yung kaliwat kanan, negative, positive. Huwag na huwag ka magda-doubt sa sarili mo. Kung alam mong kaya mo gawin mo para makapunta ka rito sa kanan. Bilang trailer driver. Kaya hindi ka trailer driver, isang crew. Basta importante, yung dokumento mo, malinis. Alam mo yan. Ikaw ang nakakalam dyan, di ibang tao. Paski na kapatid mo, o kaibigan mo, at saka yung mga sinasabi nilang mga iskam na yan. Huwag na huwag ka maniniwala. Paniniwala mo sa sarili mo at saka Panginoon. Saka pumunta ka sa tamang direction na kumpanya bilang katulad ng direct path. Legit talaga. Yan ang sabi ko para makapunta kayo rito sa Canada. Okay, thank you Kuya. Napakagandang inspirational speech yung sinabi mo. So, ayan. Like I said, si Kuya Iman talagang matindi yung mga binitawan niya. So, ito yung pinaka ano lang, ito lang yung pinaka ano lang, magiging honest lang. Tapos siyempre kumapit tayo. Hold on to your faith sa Panginoon. Yun lang talaga yung ibig sabihin ni Kuya Iman. Actually, yun talaga yung lagi nilang sinabi. Yung pangatlo, pang-apat nating tatanungin bago natin lahat. Si Lakay Randy, Locano yan. Tagalogin mo na. Pag hindi mo inunay, talaga, wala. Teka. Dapat una talaga yung Panginoon. Pag hindi mo inunay, wala. Useless, everything. Guys, ha? So... Oh!
Diyos ko man. Kumalpak. Pangupuan na. Kasarap na tayo. Malatong na, malatong. Malatong laing upuan. Pasagang upuan. Nakala ko bigla. Pare, akala ko sinapok mo na eh. Madulas yung flooring. Joke lang yun guys. Joke lang. Malatong na talaga. So sa Panginoon, no? Oh, Panginoon number one talaga. Bago ang pumila sa Panginoon muna. At basta na buo ng loob, makakapunta ka. Tsaga-tsaga lang. Pag may tsaga, may nilaga, di ba? Siyempre naman. May nilaga. Sigurado, makakamit mo yung gusto mo sa buhay. Huwag ka na mawalang pag-asa at buo ng loob. Buo. At mas maganda, sinabi ni Paul na dapat nakakatulong din na may experience. Mm. Kung mag-a-apply ka ng tracking dito. Or anuman job. Oo, kung anuman job, kailangan may experience. Kasi nakakadagdag yun eh. Although may mga nag-a-apply din na ano, na walang experience, kumisan may mga employer na kumukuha ng walang experience, dito na sila tina-training. Dito na tina-training. For example, yung mga housekeeper, mga gano'n. Dito na tina-training kahit walang experience tinatanggap. Pero hindi naman lahat. Mas maganda kung may experience ka dahil pag may experience ka, medyo advantages. Advantages siya. Yun lang po. Yun lang. Good. Thank you. Okay. So, ang isunod ko na ngayon tanungin, ano bang may isishare mo Lakay Ronde? Ito, Ilocano to, pero magtatagalog ka. Oo, kasi ano bang may isishare mo sa mga aplikante sa Pilipinas, papunta rito? Yung based from your experience ngayon ang nandito ka na. Tiwala lang sa sarili. Kaya, siyempre, mag-gawa ka din ng research sa apply mo, yung company profile, tsaka yung profile ng... Watch is good, yung research. Ay, research ka yun. Pero siyempre... Ayaw ko sumulang umalis eh. Siyempre, yung atat na tayong makarating dito sa Canada eh. So, kahit anong pathway na, ngayon, kung pinakamadali. Pero at least legit naman yung pathway natin, lalong-lalo na yung direct path na yan. Doon, yun lang. Tsaka tiwala, samahan ng konting dasal pagka nag-a-apply. Yun lang. So, guys, basically, ang sinasabi is ang direct path is legit na company. And siyempre, andun na rin yung pananampalatayan natin sa Panginoon. No? Guys, no, yun talaga yung number one dyan. Oo, okay. Number one yan. Number one na key. Okay. Lagi yung sentro yung Panginoon sa ano mo, sa puso at isipan mo. Okay. Ayan, ito na masasabi ni Lakay. Ah, idol namin si Lakay, kaya nandito kami. Lakay! Christian! Ano naman ang may share natin sa mga tropang nag-a-apply dyan? Yung mga... Yeah, napakabata pa yan. Ilang taon pa lang siya? Ilang taon lang siya? 31. Batang ba? 21 pa lang. Abay! Ay, Lakay! Walang 19. So ano naman ang may share natin sa mga nag-a-apply dyan? Wala akong masyadong experience sa abroad. Ngayon lang talaga, first time. Pero based from the application, anong may sasabi mo sa kanyang base sa pinagdaanan mo lang? First time, Canada agad, Kailangan talaga tiwala sa sarili. Saka dapat dala mo na rin yung consequence na mag-a-abroad kayo, iwanan mo yung pamilya mo. Kailangan magtyaga ka ng wala sila. Tibay ng loob. Tibay ng loob lang talaga. Tiwala sa sarili yun lang. Tapos, siyempre dasal. Oo, manalangin ka lagi. Yun ang number one na key. Number one yan. Lagi kong hiningi yun. Mag-interview, tapos nung nag-interview na ako, sabi nung direct path, babalitaan ka namin mga ilang araw. Tapos dumating, congratulations. Siyempre, masaya. Tapos parang gusto mo pumunta sa baklaran o ano man yung simbahan. Nakailang baklaran ako. Sabi ko na nga ba eh. Nakailang baklaran talaga eh. Baklaran kaya po. Kaya ko naman, nung bago talaga ako nag-decide na, kasi 4 years ako sa Saudi Arabia eh. Yung mga veteran. Al-Madawi Company. Veteran. Pero nung nag-exit ako, hindi naman sa ano, tagal napaluwa ako dun sa, nasa Irene ako, sa aeroplano. Parang napamahal din ako, kaya lang. Napaiyak ka talaga na luha talaga. Tears of joy talaga. Tears of joy talaga na naging bahagi ang buhay ko ang Saudi Arabia bilang professional trail driver doon. Mm-hmm. Kasi, una sa lahat, malalayang biyahe doon talaga. Mm-hmm. Hanggang sa nung nag-visit ako, ang sahod, nung pinag-bis ko,
almost ang gap nila, parehas lang, maliit lang. Mm-hmm. Ang ginawa ko ngayon, nag-stay ngayon ako sa Pilipinas. Mm-hmm. Ipag-stay ko sa Pilipinas, napunta ako sa mga kumpanya na sinuti rin ako sa unang kumpanya, yung Fresh Gas. Shout out sa mga Fresh Gas company. Mm-hmm. Shout out. Shout out mga Fresh Gas company. Sa, yun nga, nag-retiro ako doon. Almost 2 years. Tumalot ako sa kabilang kumpanya. Naitag-intenyos ako doon. Nagtangkar ako. Yung panitangkar, panitangkar. Talagang marami talagang experience talaga sa trucking. Oo, kayo na. Almost 13 years bago ako hanggang sa makarating ako rito. Mula sa Saudi Arabia hanggang Pilipinas. Kasi nainyos ako sa Pilipinas. Nag-trail delivery. Ay, mata. Eh, kumbaga sa ano, marami talagang mga experience ng mga tao. Kaya yun, nung kinasakay yung pabilis ko, yun. Pupunta ako sa, yun, unang-unang iningi ko talaga po, pumasok ako sa Quiapo, sa Black Nazarene. Yun. Binigay naman niya kaagad. Unang interview ko, una sa Europe talaga. Europe. Oo, kay Stevie DJL, kay Ma'am Darlene. Oh, okay. Nakapasa ako doon sa, ano, sa evaluation niya. Pero? Hanggang sa medyo nainip ako, dumaan ngayon si Derek Pat sa cellphone ko. Eh, ang pangyayari, dumaan kasi nasa Pancho company ako eh, sa construction eh, malaking company yan. Nainip ako kasi wala pa yung final interview sa Europe. Ang ginawa ko ngayon, nag-message ako kay Derek Pat kasi dumaan sa wall ko. On the spot naman, yung machine, nag-reply sa akin. Nag-reply? Okay, automatic. Alam ko na, machine yun. Tapos, kinabukasan, nakita ko, iningi yung email ko. Ipinasa ko ngayon yung ano, lahat ng papilis ko. Eh sabi na, nung pinasa ko yung papilis ko, wala nang teka-teka. Bukas pangalawa. Binigyan ako kagana schedule ko. 2013, June 17, evaluation ko ngayon sa 2013? Ah, 2023. Akala ko 2013, nagulat ako kasi paglapag ko ng Pilipinas, Canada yan, oo. So 2023, evaluation ko ka, binigyan ako. Alabang? Oo, sa Alabang. Oo, sabihin mo nga sa amin kung saan banda yan, Alabang na yan ang direct path. Yan ang number one kung gusto malaman. Hindi ko naman kung anong, hindi ko naman mention kung anong talaga address. Nakapunta ka. Nagkira kami lang. Nagkita na ba kayo doon? Sa Alabang. Sa Alabang mismo talaga ng direct path. Talagang dadaan ka talaga doon. Sa dami namin, ilan lang kami pinalad sa ano. So hindi mo masasabi, ang lungkot naman, hindi mo masasabi ang address ng Alabang? Yung address, well, nandun sa bahay. Ako, hindi mo makita. Nandun sa bahay. Nasa bahay yung address. Sa Alabang lang talaga. Sa Alabang, nandun talaga, legit talaga yung direct man na yan. Napaka yung... Metropolis! Parang sa, para sa business center? Sa Metropolis, parang parting village, naglagat-lagat ako doon. Sa may S-West Bank. Oh, sa Swiss Bank. Doon, malapit doon. Kasi sa Alabang, kabisado ko yan nung araw, ha? Pero ngayon, hindi ko na alam kung pasikot-sikot yan. Ilang taon na ako. Okay. Screening evaluation, yun, nakapasa ka agad. Ayun, nagpasamat ako sa Panginoon. Thank you. Hanggang sa binigyan ako ng ano, ng Biyernes kami na interview eh. Pagka Lunes, pag may dumating sa'yo, Mr. Eman na ano, na email sa'yo, automatic yun. Nagustuhan ka namin, pasado ka, tapos, may mag-email sa'yo na after 1 week, may mag-email sa'yo para sa employer mo na yun. Yun ang kinabahan na ako nun. Aba, after 1 week. Pero ang kabang yun is, kabang? Talagang ano, talagang... Masaya! Masaya ka. yun na lang, clue na yun. Oh. Kahit hindi pa dumating yung ano, hindi pa dumating yung Lunes. Clue na yun na, binigyan ako ng clue eh. Oh. Ibig sabihin, pasado na ako. Oh. Tatawagan ka ba? Kung hindi. Oh. Pagka Lunes, nag-email yung direct pad na mag-prepare daw ako. Kasi may binigyan na yung pangalan ko sa employer. Oh. After 2 weeks, nag-email ngayon ang EPT for final interview. Saan? Sa agency or sa mismong ano? Sa akin na mismo. Nag-email na ang ano, Canada sa akin. Ang kumpanya. Kasi pinaward na yung pangalan ko dun sa... EPT. Pang direct path to EPT. Pilipinto, Canada. Nag-email na pati yung resume ko, sinamit na sa email. Tapos, nag-email ngayon ng EPT sa akin. Hanggang sa, yun, binigyan ako ng schedule ko. July 17. Ay, June 17. July 5, yun. Final interview ko. Pagkatapos ng July 5, yun, nakapasa ako sa final interview. Hanggang sa, undergo process ka agad yung papilis ko lahat. Yung, pagka December, yun, dumating yung ano ko, December 23,
May visa na ako kagad. Sarap na lang. Pamaskaw. Oh, yung pinamaskuhan ka talaga ng puto. Panginoon na ano, pinamaskuhan ka ng Canada ng Panginoon. Saglit lang, ang dami nagtaka, saglit lang daw yung application ko. Ilang taon ka ba bago nag-ano sa direct path? Ilang taon? Bali, kung kukintayin mo kuya, ilang taon? Ako nag-antay? Oo, from the application. Buong process? Application ko. Buong process. Buwan lang. Ang process ko, ang process ko kay direct path, from July, December, may visa na ako kagad. Lumipat. June, July, August, September, October, November, December. 7 months! Oh, 7 months. Oh, trabe, 7 months ang process kay direct path? Or say, six months lang kasi huwag natin isali yung July. Okay. 6 months lang. Oh. Tapos lumipat ako April 6. Ganda naman, ang galing naman. Sana all. Napakabilis nga, napakabilis. Kaya dami nagtaka na... Sana all. Sana all. Ngayon! Ay, shout out pala sa mga truckers sa Pilipinas. Ini-encourage namin kayo, mga trail driver. Mga kabahin natin dyan. Na, hindi ko naman sinasabi, iwanan natin ang Pilipinas. Mm. Pero kung may pagkakataon na gusto niyong pumunta rito sa Canada, huwag na magdalawang isip. Pero, ang masasabi ko lang, yung gastusan talaga, yung kami, nagpunta kami rito, gumastos na kami. Yung iba naman... Yung iba naman, sinasabi nila processing almost 80,000 or 90,000 nasa Canada na ako. Pero pagdating dito, automatic yun. Kasi yung lisensya pinag-uusapan dyan, kaya malaki. Mm-hmm. Kasi ang lisensya rito, 12,700. Yung iba, 13,000, ganyan. Ginagawa nilang zero knowledge. Pero pag hindi ka zero knowledge, katulad namin, 4,000 lang kami talaga. Pero sa amin naman, ibabalik ng kumpanya namin yun after 2 years. Mm-hmm. Oh. Pero ibang kumpanya, hindi na binabalik. Depende sa sitwasyon ng patakaran ng kumpanya. Mm, yun ang kagandahan. Sa inyo madaming balik. Pero sa kumpanya namin, ibabalik. Pero sa mga tractors dyan, mga professional trailer driver, baka mag-apply kayo rito, talaga masasabi ko lang. Maraming balik sa atin. Huwag na kayo magdalawang isip. Habang may pagkakataon, mag-apply na. At saka yung papilis naman, hindi naman kayo bibiglan ng ano eh, direct path o IPAMS o kaya Merkan. Hindi naman kayo bibiglan. Pag nakita nilang mayroon kayong potential na pwede kayong pumasok sa Canada, makikita na sa requirements nyo, gagawa ng paraan yan para makapasok kayo rito. Matik na yon. Okay. Oh, next. Yan, yeah, kasi ano, si kaibigan natin, Bulacan nyo to, Tagalog to. Hindi, bataan ako. Ano naman ang maaari na Christian? Shoutout muna kay Alvin Mina, kasama ko sa Enoch, tsaka si Rupon. Shoutout muna si, ito si kaibigan, John. Oh. Sa Cisco Boys din to, from Direct Path. Ano naman ang may share natin sa mga tropa? May share ko lang, magtiwala kayo sa Direct Path. Mm-hmm. Huwag kayong manghinayang sa ibabayad nyo kasi talagang legit yan. Mm-hmm. Marami kasing mga nagme-message sa amin, nagtatanong kung legit ba yung, ano, yung Direct Path. Legit sila, kaya lang, syempre, hindi naman yan sila magtatrabaho kundi tayo magbabayad. Kasi, syempre, nag-e-effort din sila na matulungan tayo. Kaya... magtiwala lang kayo. Tama yan. Bigyan nyo yung mga kailangan nilang documents at pag-aaralan nila yung mga documents na isasubmit nyo. Kasi hindi naman yan basta-basta ipapasok din eh. Kaya pag-aaralan nila. Legit yung direct path. Kaya wag na kayong ano, manghinayang sa ibabayad nyo. Kikitain nyo yan. Wag lang kayong mungungungo. Babalik din. Maganda sa kumpanya nila, APT. Lalo sa kanila pag APT. Oh, APT maganda. Cisco, napakaganda. Maganda, maraming balik. maraming balik. Balik-balik ka sa truck. Ayun lang masasabi ko, tiwala lang. Tiwala at siyempre habang sa mga nag-apply, siyempre sabayan din siyempre ng panalangin. Magbaklaran kayo kung ikaw ay Kristiyano o Katoliko, magbaklaran kayo. Huwag niyong ibebenta yung mga lupain niyo kasi ano lang, meron namang installment sa direct pa din. Right. Huwag hindi niyo kailangan magbenta ng talong. Karagdagan basically guys, hindi mo kailangan totally umutang sa labas kasi may ino-offer pala ang direct path para sa placement fee. So kung sakali mang gusto mo mag-invest, gamitin mo na lang yung skill sa sarili mo, masipag ka, pagpunta mo dun sa ka, pag-apply ka, magi-connect ka na lang sa direct path and then dun ka na umutang sa direct path. Pagdating mo dito, binabayaran na, kalkas na sa sahod, no?
Ganun yun po yan, o. Pero hindi naman pirsan yun. Kasi ang bayaran talaga dyan, properly na bayaran talaga dyan, within 1 year, tapos pag nandito ka naman, hindi naman totally nandito ka na, tapos magbabayad ka agad. Pag naka-position ka na, from the start na ikaw yung nagka-lisensya na, saka ka mag-i-start na magbabayad. Okay, so basically talagang, hindi ka talaga kakaltasan. Hindi ka naman kakaltasan agad dito. Ikaw ang hindi kumpanya ang magkakaltas sa iyo. Mismong sarili mo mismo ang magbabayad. I-interact mo sa account nila. Okay. Tatanungin ka kung kailan ka na ready. Tatanungin ka nila kung kailan maluwag sa iyo na mag-start magbayad. Okay, yun ang katantahan. Wala talaga yung parang... Walang you need to pay now. Parang flexible sila. Oh, flexible yung kagandahan. Alam, siyempre, mayroong interest. Zero, so ibig mo sabihin, ibig sabihin, ito yung sa direct path ka magbabayad. Meron silang partner na... Pagbabayaran. Lending. Sila na rin yung maghahanap sa'yo at i-ano kanila, i-re-refer kanila. Tapos interviewin ka nila hanggang ma-approve ka. Kasi susugal ka, susugal din yung ano sa'yo, yung company, magpipinance. Yung magpipinance, susugal, right. Susugal din. Pero may lalabas ka pa rin, siguro 30%. Meron at meron kahit papaano. Kaya kailangan talaga yung kahit papaano, meron ka rin talaga, no? Kasi siyempre hindi naman 100% ibibigay. Kunwari, nag-apply ka doon, para pag nag-apply mo doon sa direct path na yun, siyempre kung pre-medical mo, kung sa'yo pa, sa kanila magagaling, hindi naman siguro Sa'yo yun. Sa'yo lang. Yung pre-medical lang talaga. Basic na, no? Siyempre pala malaman kung wala kang defect, kung wala kang sakit, siyempre, baka mama may tulo ka. Kasi ang inaano naman nila, kasi hihingihan ka naman talaga, kasi naninigurado rin sila kung tutuloy ka. Kasi pag nagbayad sila, binayaran nila lahat yun, tapos nag-back out ka, paano na sila? Wala na silang hinahawakan sa'yo. Oo. Then, tsaka ano? As long as na nandyan na yung process ng pangalan mo, pag-uusapan nyo, ganito ang issue shoulder namin, ganito ibibigay mo. Tsaka hindi ka magpapaluwal dyan hanggat hindi pa sigurado na hindi ka pa na-interview o hindi ka pa pumapasa sa employer. Ito, okay. Yun. Hindi ka magpapaluwal yan hanggat hindi ka siguradong na-hire. Yun ang kagandahan yun galing kay pare kay Lucky Randy. So, ibig sabihin, wala kang bibitaw ang pera kung wala talagang positive employer. Yung 2,000 lang na bayad sa para consultation fee sa una. Pero yun, may ika-count yun. Pagka tumuloy ka na, yung tuloy na yung process mo, may ika-count naman yung 2,000 na yun. Oh. Ayan nga guys, yung una kasi dyan, mag-attend kayo ng webinar sa direct path. Tapos, pag nag-attend ka ng webinar, pag mag-undergo ka na, mag-go ka sa process nila, may babayaran tayo dyan na consultation. Magkano yun? Mga 2,000 lang nga tayo yung binayaran ko nun eh. Pero, pagka ano naman, may kaka-count na yung 2,000 na yun dun sa lahat-lahat ng babayaran mo. So, yun na. Magpapaluwal ka lang, mga 20% siguro, 30%. Depende sa iyo. Hindi, sa babayad nila, meron silang free jacket, tsaka ano. May free jacket doon yung direct path, pero wala pa. Wala kami. Wala pa. Ay, hindi na ako. Then yung free jacket? Yung sukat lang. So, ibig sabihin, no, kapag ka ang placement fee mo is, let's say, sa 50,000 minus nagbigay ka na ng 2,000, so ililess, bali 48,000 na lang. Ito, kumbaga sa ano lang ito guys ha, hindi ko sinasabing 50,000 lang, baka mamaya mabas tayo, masabihin nila, wala kayo, bakit pinagsasabi mong 50,000 yan? Ayoko mangyari. Correct sample lang, katulad sabi ni Kuya Iman. Hindi, Baka makasila kayo. Pumadali lang kayo guys ng webinar, papaliwalag nila lahat doon. So webinar yun yung may bayad na 2,000. Hindi pa pagka tapos ng webinar pag mag-undergo ka ng magpa-process ka talaga. Parang consultation fee. Hihingihan ka ng 2,000 kung ikaw ay nakapa consultation fee kung bibigyan ka na ng employer. Parang processing ba dito sa Canada?
Ipapasok yung pangalan mo rito. Hindi naman mapupunta sa kanila yung total yun. Okay. Babayad nila sa government ng Canada yun. Screening ka lang ngayon, application. Application yun, ibabayad sa Canada yun, proseso na yun, tapos saka mabigyan ng employer. Mm-hmm. Kasi once na hindi mo binayaran yun, hindi ka bibigyan ng employer talaga. Hindi ka papantalo. Yun ang first step talaga, yung 2,000 na yun. First step, 2,000. 2,000 yun. Yun yung parang... Consultation. Parang ipila ka for interview. Line up for interview. Okay. Interview ka pag hindi ka pumasok dito. Ano lang yun, makasigurado sila na talagang interested ka. Kasi nga, marami naman nag-a-apply na hindi naman tumutuloy sa application nila. So, parang secure na ma-secure lang na hindi masayang yung e-book o slack nila. Magbabayad ka ng ano. Pero isasama nila yun sa total amount na... dapat mong bayaran. Oh, after all. Kasama naman yun. Saka yung pinakamaganda, yung... training ka muna nila ng mock test, ng direct path. I-ready ka bago ka isa lang sa interview. Employer. Mock test yun sa computer. Oo, question and answer. Tapos, parang mock interview. Kasi ibig sabihin, ang interview doon is... ang interview doon sa computer talaga. Online. Okay. Lang sa employer. Yun ang ganda. Pero bago ka ma-interview ng employer, i-interviewin ka muna nila. Okay, yun ang maganda. Isasalang ka muna nila sa sarili nilang ano, sa interview bago kanila pakawalan doon sa mismo. Parang yun nangyari sa akin, appearance yun doon eh. Doon sa ano, sa... magkakaroon tayo yung skill. Parang briefing yun. Ibi-briefing ata. Okay, nakagandaan. Okay. Hindi ko ba na siya na-evaluation? Mock interview ang tawag doon. Mock interview ang tawag doon. Dahil Mock siguro ang computer doon. Mock. Pero kung... tawag niyo ito? Alamin nila kung marunong ka mag-mekos-mekos ba? Marunong ka mag-mekos-mekos, pasado ka. Parang gano'n, no? Mag-mekos-mekos ka ng English. Okay, pwede. Hindi naman yung ano, hindi naman sobrang magaling ka talaga mag-English. Mm-hmm. Basta naintindihan mo yung tanong ng employer, nasagot mo, naintindihan niya, matik yun, magkakaintindihan kayo. Sigurado. Sigurado, pasok ka sa Cisco. Hindi naman sasabihin, mali yung paragraph mo, yung sentences mo. Mali. Hindi naman sila ganun. Okay, so ayan guys, nakita natin yung mga, so basically, ang pinag-uusapan natin dito, katulad nga sinasabi ni Paul, si Kuya Eman, si Lakay Randy, si Lakay Christian, si Pare, Lakay Christian, si John at si Kuya Romeo. At saka once again, it's Lakay Tracker here. Ang pinag-uusapan natin to basically kung may dream kayo, push nyo, at saka siyempre sabayan natin yung dasal, right? Oh, yun yung number one doon. Tama. At saka ang direct path pa talagang legit na nagpapaalis yan. Yun yung pre-jacket yan. May pa-jacket pa. May pa-jacket pa talaga. Medium po, medium. Medium pa. Large bang size niya? Large. May will. Okay. May dadagdag pa ba kaya bago natin putulin ito para hindi na tayo ma-holds up sa pag-shot natin. Katulad nga lang sinasabi ko sa inyo guys, no? Andito ako ngayon sa tropa natin dito sa New Brunswick kasi sa 15-5 yung aking delivery. So, katulad ng sinabi ko kay Lakay Randy, siya nandun si Lakay Randy, siya yung contact ko rin. Sabi ko, magre-resit ako dyan at mamamalengke tayo, mas magsasak tayo, mag-iinuman tayo. Sabi ko, ganun sa kanya. Kasi, ito, kahit mapanood ng company ko to, legal naman ako kasi hindi ako nag-drive. I will going to stay here in New Brunswick for at least 36 hours. Ngayon, wala pa akong 5 hours dito ngayon sa New Brunswick. So, magkikipag-inuman ako bukas, natapos na yung 12 hours, hours ko na meron akong alcohol sa katawan. Sa susunod, wala nang alcohol yan. Kaya, legal ako. Kaya, hindi ako mako-question. Yun lang yun. Yun. Ano mo may dadagdag ba tayo mag-iwahiwalay sa mga viewers natin dyan? Yan. Shout out sa Derek Pat. Yan, si Kuya muna. God bless. Si Kuya Iman says shout out sa Derek Pat. God bless. Pare Paul. Yan. Ang mga kababayan namin sa Pilipinas na nangarap sa Canada na mas magaling pa kayo sa amin dito kung nakapunta kami. Makakapunta rin kayo dito. Nandiyan talaga. Oh. At tiyaga lang. Magtiyaga at maniwala sa taas. Kung sa inyo,
ibibigay talaga yun sa inyo. Lakiran din! Sa pamilya mo! Sa pamilya ko. Oh, yan. Sana, papiyar na tayo dito lahat para... Buti na lang, nandito si Idol na kayo. Yung mga ibang vlogger pa yan, pag nagawin kayo dito sa New Brunswick. Yung mga vlogger magawin dito. Kontakan nyo lang yung mga tropang New Brunswick na yan kasi talagang meron kayong accommodation dito. Tapos I love Cisco. Shout out sa company namin. I love Cisco talaga. No? Okay, sila kay... Christian. Mag-shout out ka na sa family mo. Mag-shout out dyan sa mga... sa pamilya ko dyan, sa Manner, sa Kalakangas niya. Okay. Yan lang. Shout out sa pamilya mo, sa asawa mo, mga ano mo. Sa mga... patuloy tayong mangarap, mga sa TDSP. Nakay Trackers. TDP. Truck Driver Philippines. Okay, very nice. Sila pare ka, kaibigan natin. Shout out sa asawa ko dyan, I love you. I love you. See you soon. Sino to? See you soon. Malapit na, malapit na. Sweet naman. Ayan, si Kuya Romeo ang pinaka. Thank you for all truckers in Canada. And keep subscribing, like and share to Lakay Truckers. At thank you for APT for being part of your company. Thank you so much, APT. Alright, okay. Alright. Ayan guys, no, siguro wala na siguro silang wala na tayong dadagdag. Puputulin na natin to. So, guys, once again, no, it's Lakay Tracker here. Salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa mga video vlog natin. Ayun, nakita natin yung bagong dating dito sa New Brunswick from Direct Path, legit na company. So basically, pag pinag-uusapan natin yung pagpunta ng Canada, talagang may mga sacrifice, may mga bayarin. Pero sa Direct Path, magpa-fund sila doon sa Direct Path na yun. Kumbaga mayroong placement fee. Yun lang yung talaga yun, guys. Pwede kayong mangutang sa kanila kapag ka... positive ang inyong application. Pag pumasa sa employer. Yun ang number. Tutulungan kayo ng direct path. Tutulungan ng direct path. Ipasa nyo lang yung employer. Ipasa nyo yung employer na yun. Interview. Yung bibitaw lang pera dyan . At saka siyempre pinaka number one dyan. Siyempre habang nag-a-apply. Kahit hindi na nag-a-apply. Basta sa daily basis natin yung pagdadasal. Yun ang number one dyan. Alright, you guys. So once again, sila kay Tracker here, magpapaalam na ako at magpapaalam na rin sila diyan. At ingat kayo lagi. At once again, see you again next time. So paano ba yan? So peace up na lang lagi natin iisipin. Peace. Alright? Peace. Oh, your turn now. Oh, ikaw na going Canada. Oh, ikaw na magtapik. Ikaw na mag-close ng kamay mo. I-close mo na sa kamay. Ayun, sa ngayon, close by now. Oh, okay. All right, you guys, thank peace you. Up once again. Sila kay Tracker, kita-kita sa susunod na vlog. Peace up, guys. Thank you.